ang kita mo sa isang mag po ay 65. Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from Make and Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Dr. Gigi Sunga. Okay, so, bakit nga ba isang magandang negosyo para sa pamilya ng OFW ang printing business? Alright, so, na-vlog ko po siya noong Sabado sa Uniprint Pampanga. Actually, sa Angeles po yan. So, nag-discuss kami nila, sir, yung manager po doon, noong mga presyo. So, nakita ko na yung pong printing business ay isa sa mga pwedeng pagpilian ng pamilya ng OFW para magkaroon ng pagkakitaan dito sa Pilipinas. Alay ko nga po sinasabi sa inyo, mga OFW, dapat ang pamilya nyo po, meron po siyang pinagkakakitaan dito sa Pilipinas. So, hindi po pwede na lagi na lang po na lahat iniingi po sa inyo, pati maliliit na bagay, di ba? So, kailangan po matuturin sila magkaroon ng source of income. So, isa nga sa mga napag-usapan natin, isa sa mga na-discuss natin, yung printing business. Okay? Actually, nagpunta po talaga ako sa Pampanga, sa Angeles. Kaya nung sinasabi nila, sir, na dapat ganito, sabi ko, sige, pagbihan nyo na po akong i-vlog kasi nga maraming mga OFW at mga kababayan natin dito sa Pilipinas na umaasa para sa kasagutan sa printing business. Okay, kasi kanina, kaya nagkaroon akong idea na i-vlog po to. Isa sa mga OFW natin, Gilivers, ang nag-message sa akin na tinatanong kung paano yung procedure ng printing business kasi gusto niya pagawa sa mga anak niya. Anyway, yung mga anak niya, mahusay naman daw sa designing and everything. So, naisip ko, bigyan ko kayo ng sample computation. Okay? Sample computation. Bakit po dyan may 153? Pieces po yan, ah. Okay, mamaya gamitin natin yan. Bakit? Unang-una, bakit printing business? Ang una kasi, napakasimple. Simple ang paggawa. Kahit na yung anak nyo lang na nandito, yung asawa nyo, pwedeng turuan. Okay? So, hindi siya nangailangan ng maraming oras, hindi siya nangailangan ng pwesto sa labas, hindi siya nangailangan ng technical, sobrang technical na kailangan mo pang aralin, kailangan mo ng tauhan, o kailangan mo ng ibang tao for that. So, simpleng-simple siya. Actually, lalo na sa mga may anak dito na, yung mga OFW, may anak kayo dito na mga college na, senior high school, junior high school, kayang-kaya po siyang gawin. Anyway, meron naman po silang free training, okay? So, pangalawa, na dahilan, bakit printing business ang pwede nyo pong pagkakitaan ng pamilya nyo dito, mga OFW, ay ito po ang puhunan niya po ay mura lang. So, yung mag po, yan, nakita nyo sa gilid, papakilagay natin, ay dyan lagay mo sa gilid, ha? So, mura-mura lang, almost 4,000 ang simula nung sa mga mugs po. Sa t-shirt naman, kung meron kayong printer, ha, 8,999. O kung for printing ng documents, I think pwede ka 6,000. So, mamili ka dyan kung saan mo gusto magsimula. Okay? So, for example, gusto mo na to, I think printing and mugs, yung po mga iniinuman natin. So, mabibigay ang sample computation. Bukod sa mura, madali pong mabawi yung mga puhunan. So, halimbawa po, so dito ka na lang sa mag tsaka sa printer po. Okay, so 10,000 po ang ano mo, ang pupuhunanan mo. Puhunan, 10,000. Okay? So, sa isang mag pala, ang ginagastos mo doon ay I think it's 55 or 45, parang ganun, 45 pesos. Kasama na yung may material ka po kasing ginagastos yan eh, yung idinidikit. Okay? So, yung pandikit, 45. So, nabebenta po siyang 110. So, 110 ang mags. Okay, ang puhunan mo, 45. So, hindi natin nag-complete tayo. 110 minus 45. 65 po. 65 po ang tutubuin mo. Okay? So, sa 65, dahil lang po na mo 10,000, i-divide mo sa 10,000
O yung 10,000 i-divide mo sa 65 kasi ito po yung puhunan mo, di ba? So 10,000. Okay po kayo? Nakikita niyo po ba? Hindi na. 10 dito tayo. Hindi na naabot. So, in other words, ang kita mo sa isang bag po ay 65 pesos. So, dahil namuhunan ka ng 10,000, divide natin sa 10,000. 10,000 divided by 65. So, 10,000 divided by 65. So, in other words, kailangan mo ng 153. Ito po yon. So, pag nakabenta ka ng 153 pieces, nakuha mo na agad yung puhunan mo. Okay? So, lalo po ngayon, madaling magbenta. Alam nyo kung bakit? Palapit na ang Christmas. So, napakarami magriregalo niyan, di ba? So, 110 lang. Pwede mo pang gawin actually 120. Di ba? So, so 153 pieces lang. Ayan. Mababawi mo na po ang iyong puhunan. Di ba? So, isa pa, lalo ngayon po, di ba, nabanggit ko nga, bakit printing business? Ang kapan nating dahilan dyan ay hindi siya nawawala sa uso. For example, kailan ba pinariregalo ang mugs, t-shirt, at iba pang mga cup? So, mamimili po kayo doon. So, kailan ba yan ginagamit? Una-una, pang parigalo yan. Kailan pinariregalo yan? Birthday, anniversary, binyag, mga ganon, di ba? So, pag may occasion, at lalong-lalo lang ngayon, Christmas season. So, nandiyan na malapit na yung Pasko, bear na ngayon, October 1 na ngayon. So, ang dami na magriregalo niyan. So, tiyak yan, wala pa yung December, in 1 month pa lang, bawi na ang kita mo. Bawi na ang puhunan mo. So, hindi ka na mamuproblema sa pamilya mo. Kahit konti, meron na silang, magkakaroon na silang source of income. So, kaya printing business po ang sinasabi natin na pwedeng pagkakitaan ng mga OFW na pamilya nila dito sa Pilipinas. Okay? So, kung gusto mo po yan, pwede po kayong mag-desisyon na ngayon, mag-meeting kayo. Ayan, napin na natin. Okay, so, pag-meetingan nyo na po, pag-usapan nyo po ng inyong pamilya kung paano nyo yung gagawin. Okay, so, lalo yung OFW, kausapin mo, pwedeng gawin ng anak mo yan. Ulitin natin, asawa mo dito, pwede silang magkaroon ng free training, di ba, para magkaroon po sila ng ganyan business. Sa t-shirt naman, ang alam ko, kasi ako kumukuha po ako ng t-shirt na nakaprint na eh. So, kaya nga I'm planning to kumuha ako ng isang equipment para sa t-shirt. Sa t-shirt naman po, almost half din ang ano mo. Sa isang t-shirt, siguro kikita ka ng mga 80, ganun, 80 pesos. So, kung gumastos ka ng sabihin na natin na nag 15,000 ka. Sabihin na po natin na lalo kung bibili kayo ng mga t-shirts sa Divisoria o sa Baclaran, sa Manila. So sabihin na po natin ang kita mo lang ay 80 pesos sa t-shirt. Kailan mababalik ang puhunan mo? Ang puhunan mo po sa t-shirt, 8,999. O sabihin na natin na, sila natin. Sa t-shirt na po tayo ha. Nakuha yun na yung sa mug, so 153 lang na piraso, magkakaroon ka na po ng ibig sabihin, bawi na ang yung puhunan. So, pag t-shirt naman, tingnan natin. Magkano naman ang ilan bago mo bawi? For example, 80 ang tubo mo sa isang t-shirt. Ang gastos mo po ay 9,000 equipment. Tapos, meron po silang sinasabi si sir na 6,000 na printer, kung pwede na po yan. So, in other words, yan, sabi niya naman sa akin, may 15,000, kaya mo nang magkaroon ng t-shirt business. So, 15,000 divided by 80, tama po sana yung math ko, no? Major ko po kasi biology, science. 15,000 divided by 80. So, pag naka 187.5, o sabi mo na 188 na t-shirt ka, bawi mo na yung puhunan mo. Okay? So, ang dali lang po ibenta ng 188. So, sa akin, ang nag-order ko, mga 100 na yan. So, hindi pa ako full-time, ha? Ano lang po yan. Kung order lang kayo, doon nababawasan yung t-shirt ko. Hindi ko pa siya masyadong, in-endorse and everything. So, for 188 na t-shirt, kaya mo nang makukuha mo na yung puhunan. Okay? So, ulitin natin, gaya ngayon, holiday season, madaming gusto mong bumili ng
t-shirt. I think hindi lang 80 po bumili yan, pero minimum na yan. Kasi nabebenta po yan na 250. Yan, 250 na hanggang 300 actually mga t-shirt. Pwede mo lang po pa pong samahan ng hoodie at iba-iba pang item na flat on surface. Okay? So, ang gawin mo lang ngayon, mag-message ka dyan sa baba. Okay? So, tingnan nyo po dyan. Ilalagay natin ang number ng Uniprint para diretso na po kayo sa kanilang mag-message kasi hindi ko na baka hindi ko masagot ang yung ibang detalye like paano delivery and everything. Well, I think nagde-deliver sila para direct na yung inyong question. Okay? So, and bago tayo mag-end, if you need career coach, yan, so pwede nyo po akong kontakin sa number 0939-524-311 and sa aking FB page, FB account, Gigi Sunga, Dr. Gigi Sunga. And if you want to advertise your business, yan, message nyo lang po ako. Okay, so please share this video sa mga kaibigan nating OFW, pamilya nila dito sa Pilipinas, para magkaroon naman ng source of income mga kababayan natin dito sa Pilipinas para makatulong sa mga OFW. Alright, so thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!